sa amin, sa pamangang Diyos ng Maynila. Sa pagtalima ninyo sa aming panyaya. Kasi kaya kami namin kayo inabala ng kaunti. Alam ko naman, meron kayong mga gawain personal, mahalagang bagay, pagkahanap buhay. Mahalagang malaman ninyo sa bibig ko mismo at personal ninyo marinig na merong pagsasaayos na ginagawa. Unang tanong ko, ako lang na muna ang ngayon, ha? Ako muna ang papahara. Saka na ako magtotong. Gusto niyo ba maghanap buhay sa Maynila? Payapa? Panatag? Patas ang pagtingin sa inyo ng pamalan? Walang mamemeroisyo sa inyo pamalang lungsod? Gusto niyo? Mangyayari yun. So may utang ako sa inyo. Kasi kailangan tuklin yun eh. Di ba? Ngayon. Meron naman akong pakinusap. Hindi para sa akin. Maaari yung iba sa inyo rito, parang tatay ko na. Parang anak niyo lang ako. Di ba? Pero sayang sa gusto ninyo, pansamantala, sa loob ng 1,000 araw, ako ang pansamantalang ama ninyo. At ang ama ninyo, nasa harapan ninyo, buong kababaang loob, I am begging you. Siguro first time kayo nakarinig ng alkaldeng nakikiusap sa inyo. At itong ipakikiusap ko, hindi para sa akin. Para ito sa mga kliyente ninyo, sa mga pasahero ninyo, once and for all, pwede bang makisuyo? Nakikiusap ako. Pwede bang tigilan nyo na yung cutting tree? Ang pang-iisa ng tatwa ay walang dulot na mabuting mangyayari sa inyo. Yun lang ang pakiusap. Mabigat ba yun? Sino may nanay? Sino may tatay? Sino may anak? Ako driver. Ako driver ng jeep. Sakay ko nanay nyo. Yayin ko bawat divisoria. Kumanan ako bigla pagdating ko ng Abad Santos at Recto. At ang nanay ninyo sasakay ng Waluna Atras papuntang Moriones. O may paho sa Padre Rada, Waluna. Ilang kilometro yun? 2. 2 kilometro paglalakarin ko ang nanay ninyo. Paglalakarin ko ang mga anak ninyo sa gitna ng init, sa gitna ng ulan, anong mararamdaman nyo? Masakit? Masakit? E ba't ginagawa natin sa anak ng iba, sa nanay ng iba? Gusto nyo bang mabago talaga ang Maynila? Yes, sir! Talaga? Gusto nyo talaga? Hindi ko kaya mag-isa. Hindi ko talaga kaya mag-isa. Promise. Nagpapakababang loob ako sa inyo. Kasi paglatag namin sa kalye, sasamaan loob nyo sa amin. Kita ninyo yung isa na kita namin sa Blumentry, nagkabintry, tinakbuhan pa kami. Buti naka-video live ako. Ang punto namin bilang pamahalaang lungsod, bibigyan namin kayo ng kapanatagan. Walang namang mangungutos sa inyo.
potong dito, potong doon. Nag-sample na ako, di ba? Siguro naman may nabalitaan na kayo. Marami pa, more to come. Ngayon, tatapatin ko naman kayo. Yung hinihingi ko, bagay kayo kung naitulak sa ganung sitwasyon, dala rin ang kababayang lungsod ng Maynila. Bakit? Eh kaya ako kami nagkakatintre, kaya kami kakanan ng Abad Santos, kaya kami magyuyuto sa Lorenzo Ruiz, kung lalo na kung baklaran divisoria. Ha? O kaya ako liliko dito sa may imbisa doon sa Plumintilt ako, kakanan na lang ako dito sa may Itlugan. Dahil yung kalsada, punong-puno ng necessary structure. Tama mo eh? Hindi kasalanan ng pamahalaang lungsod. Tama ba? Kaya lang nagbenepisyo kayo, nakatipid kayo ng gasolina o ng krudo. Tama? Benepisyo lang. At tapos, nakasanayan na. O pagdating nyo sa kanto ng ilalim ng tulay, ng kanto ng Abad Santos at Recto, may nyangga. May marami kalamit pengi doon eh. Kayo nga misa, di ba, napapansin ko, ayaw nyo na nga bigyan eh. Kasi parang akala tata, may iba-iba mo pa rito. Kasi iba yung kay Eddie, iba yung kay Papi. Tama ba eh? So, kasalanan talaga ng pamahalaang lungsod. O ngayon, maluwag na ba rito? Nakakadaan na kayo? Well, pwede naman pala. Pwede na pag malaki. Talaga? Masaya kayo? Masaya po. O, di kayo naman na mag-uubliga. Susundin nyo na yung linya ninyo. Okay na yun? Walang time na ilan. Kasi dati, maintindihan ko kayo. Alam nyo, binibigyan ko kayo ng benefit of the doubt. Bakit? Kasalanan ng gobyerno eh. Pinagkakitaan yung vendor eh. O ito, katuwaan lang. Pare-pareho tayo sa kalye. Kayo nga lang, apat na gulong. Ako, tatlong gulong. Yung bang vendor mananatili sa gitna ng Recto at Juan Luna na wala lang? Sino-sino nga din sa aming pare-pareho? Eh, hindi ko tinanggapan. Nawala? Naman. Tama? Tama. Eh, kung tinanggapan ko? Kung naiintindihan lang ng mga hindi taga Maynila, kasi marami dyan, mga hindi naman talaga taga Maynila. Eh, hindi nila alam ang kalakaran. Eh, pare-pareho tayo lumaki sa Binondo, sa Divisoria. Diba? At ang alam natin talagang may tindahan lang, Ilaya, Tabora, Elcano, Santo Cristo, Carmen Planas. Diba? Pero walang Recto sa buong buhay natin. Tama? Wala talaga. Anim na taon lang yan. Wala na madami. May kami pala Recto. Tama ba? Tama. O, ngayon naman, Divisoria, Juan Luna. Dati, iikot talaga. Bakit? Hindi makapasok ng Juan Luna eh. Tama? Ngayon, mga kadana? Maluwag? Masarap? Wala na niyo manyanga. Ano? Yung pag-iikot mo? Bago dumating na McDonald's? May nyanyanga doon, di ba? Hindi ako pwede talumusin ng mga yan. Pare-pareho tayo lumaki sa kalye. O ngayon, ang swerte nyo lang, wala na rin manonolongi sa inyo. I swear, wala na, may kakampi na kayong mayor ng Maynila. Sandali nyo na alaway ko. Pinipintangan ba dati ako raw may ari doon? Anong ginawa ng mga truck? Binalandra kasi wala ng towing. Ako talaga, meron akong tatlong inabang ang i-acetylene ko. Ay, masarap din ang kilo ng bakal, ha? Eh kasi nang-iinsulto eh. Ako, tingnan ninyo, hindi nyo napansin, hindi kayo magsasalita ngayon.
ako muna magsasalita. Para malaman lang natin, hiwa-hiwalay muna tayo ng landas. Ang ibig ko lang sabihin ng araw na ito, tayo ay naabisuhan. Tayo ay napakiusapan. Tapos titingnan natin kung magkakatawan tao kayo, kung magkakatawan tao ang pamalan. Pagdating yan, ako may na-memorization na. O, lahat kayo, welcome lagi sa akin. Talagang ano, mangungonyat ako ng mga kotongero. Total, hilig na kotong, di ba? Kukotongan ko na lang. Tama ba? Tama ba? Ganun lang yun eh. Kaya naman ako nag-iisap. Kayo man. Binigyan ko na kayo ng linya sa DOH eh. Balik na kayo roon. Doon na kayo banda sa BPI. Kayo man, Apirida. Huwag naman yung gitna, yung stop light. O di ba nung linggo, natirada ko na naman? O doon na naman, nyanda na naman doon. Alam mo sa totoo, totoong may abuso sa gobyerno. Totoong may abusado sa gobyerno. Huwag kayong mawalan ng pag-asa na darating din ang araw na may mga magiging tao sa gobyerno na walang ninanais kundi paglingkuran lang at isaayos ang kanyang bayan. Yung tao na yun, kung sino man yun, pagdating ng araw, hindi magtatagumpay yun kapag ang mamamayan din ay hindi nakibahagi sa pagsasaayos. Mano pa kayo? Nakatalagang nga. O, Paura, di ba maluwag na? Paura, kung may Paura rito, di ba maluwag na? Wala na 7-11 ano? Wala na, ha? At hindi na babalik yun. Hindi na babalik yun. O, di may ilalatag yun ang maayos yung jeep nyo. Tama? Ang masakit yan eh, kayo may pragisa, sila walang pragisa, pag nasagin nyo sila, sila pagalit. Tama mali? Tama. Kayo may privilegio, binigay ng Estado para makapagana buhay. O sila pa mas matapang sa inyo. Tama mali? Tama. Tanong, mayama ka? Hindi. Mayaman ba sila? Hindi. Hindi rin. O kapwa sa mahirap sa mahirap. Tama ba? Wala, pwede naman tayo maghanap buhay kahit tayo mahirap nang hindi nakakaapa ang nakakapag-nervisyo ng kapwa natin pobre. Tama ba? Yun lang ang ano po kung bakit ko pwede. Sabihin nyo na sa kanila lahat kung ano-ano pa yan, Mazda, Masa, o ano, Toda, ayan yan, kung ano-ano ang organisasyon. Ito'y pangkalahatang panawagan ng inyong lingkod. Nakikiusap ako sa inyo. Kung gusto niyo magtagumpay tayo pare-pareho, huwag na natin itong gawin para sa atin. Gawin na natin itong pagsasaayos na ito para sa salin-lahin natin. Ngayon may cancer. Ang cure, tayo. Pag magaling na, wala ng cancer, pantay na ang paan natin, mga anak na natin, ang makikinabang pagdating ng araw sa lungsod na ating inayos at naging bahagi ng pagsasaayos. Kaya hinihikayan ko kayo, gawin natin ito, huwag na lamang para sa atin. Gawin natin ito para sa mga anak natin pagdating ng araw. Kaya? Kaya? Kaya, 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 kaya. Promise? Promise. Papasyal ako sa inyo. Ha? O, tuwa-tuwa ba yung one na atras? Nakabalik na sila? O. Kaya, tanongin nyo sila. Columbus pa lang ako. Uhugin pa. Ha? Doon, malapit paglagpas ng pagdagrada. O, nasa atras na yun. All the way. Kasi kami ang kalaban nila doon. Sidecar. Tama mali? Oh, anong ginawa ko? Ibinalik ko yung marapat para sa inyo. Nang hindi niyo hiningi. Hindi niyo hiningi sa akin doon. Ang sabi ko lang sa Respo, ibalik ninyo yung marapat sa mga jeepney driver ng Manduna. Oh, hindi rin alam ng Respo. E di kinuwento ko pa. Paano?
Ganoon niya ako paano kukwento sa mes ko. Kasi pare-pareho tayong batang Maynila. Dito tayo lumaki. Yun lang naman ang pakasuyo ko. Ayaw ko na kayong abalain maghapon, maghintay maghapon. Talagang ako nakikiusap. Give me a chance. Bigyan ninyo ko ng pagkakataon sa pagsasaayos. Huwag kayong magkalala. Kakastiguhin ko ang lahat ng mga abuso. Ngayon pa, mayor na ako. Nung araw, sinusumbong ko lang. Eh kaya lang, yung nasumbongan ko, pag may kumausap, wala na, Diba? Eh ako na masusunod. Ako na magdidesisyon. Pag mali ako, ako ang nagkamali. Pag tama ako, sana pakinabangan nyo. Ganun lang. I would rather fail by doing something than fail by not doing anything. Kaya ako naman, please, tulungan nyo na ako. Sabihan ninyo, tulungin ninyo ang inyong mga kasapi, mga kasama. Sige nga, kahit ayaw ko case ko, pagbigyan ko nga itong batang ko, kaya nga natin kung hanggang saan ito, kung ito ba itanso o ginto. Pakiusap lang. Immaterial yung politika, whether personada nyo ako hindi, binoto nyo ako hindi. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon. Total, binigyan naman ako ng mga tagalungsod ng Maynilang higit na nakararami ng pagkakataon. Ngayon, kayo sektor ng lipunan. Bigyan nyo lang ako ng tsansa. Isasaayos ko yan. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon. Okay? Please, maliwanag. Huling request ko, kasi bumitingin ko pa isa, pwede ba akong magpa-picture sa inyo? Crossing lang, ha? Halika, tira tayo. Sige, tira tayo. Oo nga.